Hello mga kanayon, welcome to my channel. Ngayon mga kanayon, bakit ako bumili ng pure na large white na baboy sa halagang 20,000 mga kanayon? Bago ko sagutin yan mga kanayon, hindi pa nakasubscribe, please subscribe na at saka don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa ating bagong videos mga kanayon. Bakit ako bumili mga kanayon ng pure na large white sa halagang 20,000 mga kanayon? Kasi yung purpose ko mga kanayon is gusto kong i-upgrade yung ating babuyan mga kanayon. Bakit kailangan natin i-upgrade yung ating babuyan mga kanayon? Kasi yung purpose ko mga kanayon is kapag pure yung ating baboy mga kanayon is mabilis siyang lumaki, mahaba, at saka kahit na maliit yung pagkain ng mga kanayon is kusang lumalaki sa mga kanayon tulad ng medyo hindi na sa pure at saka medyo malayo na sa mga pure na breed. Ito, minsan hindi natin alam is may halo na palang mga native na baboy mga kanayon. Kaya minsan nagtataka ka na bakit pinapakain mo naman siya ng magandang pakain, inaalagaan, pinapaliguan, bakit ang liit at saka mabagal lumaki mga kanayon. Mabagal lumaki mga kanayon kasi hindi na sa pure at saka may halo na siyang native mga kanayon. Yan yung advantage at saka disadvantage kapag yung ating inalagaan mga kanayon is pure na baboy mga kanayon. Bakit large white yung pinili ko mga kanayon? Kasi nagandahan ako sa breed na to mga kanayon. Kasi mataas siya, mahaba, maganda yung balikat mga kanayon. At saka yung pingi mga kanayon is malaman. Kapag malaman mga kanayon yung katawan niya at saka yung pingi niya, yung ibig sabihin ng baboy is mabigat mga kanayon. 5 months old pa lang itong baboy na ito mga kanayon, pero ang laki na siya, mahaba. Totoo mga kanayon, yung pinapakain ko nito mga kanayon is may halong ipa mga kanayon. Hindi ko sa pinapakain ng pure na feeds kasi ayaw ko lang na yung baboy na hin ko is malaki. Kaya yung ratio nito mga kanayon is isang ipa o isang rice bran at saka yung isang feeds mga kanayon na grower. Yan yung, tingnan nyo mga kanayon yung ano, yung quality niya. Kahit na hindi po yung pinapakain ko is malaki siya at maganda yung pangatawan mga kanayon. Yan yung hinahabol natin na magkaroon ng pure na baboy mga kanayon. Ito yung mga baboy na hin ko mga kanayon, pero hindi ko alam kung mga breed na to o puro hindi. Kasi binibili ko lang naman to sa mga kaibigan ko sa mga backyard din. Pero okay naman siya mga kanayon, nanganak naman siya tamang marami. At dito po mga kanayon, oh. Ayan siya. Ito is malaki itong mga kanayon, pero hindi ako sure kung pure ba to o hindi. Potente is maganda mga anak. At dito po mga kanayon. Ito is baboy inahin ko to, pero anak to ng baboy inahin ko dati mga kanayon, kaya nilagaan ko siya, ginawa ko siyang baboy inahin. Yung inahin mga kanayon is binili ko to, ito ay isang earth one. Biik to binili ko mga kanayon, yung halagan nito is 5,000 isang biik. Dalawa sana to mga kanayon, kaso yung isa is nabali yung buy one, kaya ininta ko na mga kanayon. At sa advice ko mga kanayon sa mga baguhan o sa mga beginner na gustong magsimula sa pagbababoy mga kanayon is start right mga kanayon. Kung may kapital ka naman na maganda at saka malaki yung kapital mo mga kanayon is mag-start ka na ng magandang lahi mga kanayon sa mga pure na breed. Para baboy mo is quality, madaling lumaki, madaling mubigat at saka madaling yung kita mga kanayon. At yan mga kanayon, kapag nagustuhan mo yung videos na ito, paki-share naman mga kanayon, saka paki-like. At saka don't forget to subscribe mga kanayon, kasi isang click po subscribe is malaking tulong na po sa aking channel. At saka don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong videos. And thank you for watching mga kanayon. Yeah.